isa rin siguro sa dapat nating tingnan, yung pagkakaiba ng comics natin kumpara sa ibang bansa, is yung target audience. Noong 1950s kasi, 1954, 1955, merong isang child psychologist sa Amerika, si Frederick Wertham. Nagkaroon siya ng child psychologist. Nagkaroon siya ng study dun sa Amerika na sinasabi niya na yung comics daw parang nakakadagdag ng parang nasisira daw yung bata dahil sa pagbabasa ng comics. Naglabas siya ng libro. Ang title ng libro, Seduction of the Innocents. The Innocent. Seduction of the Innocent. Na sinasabi niya dun sa libro na masamang impluwensya yung comics. Na kapag nagbasa ka niyan, mabobobo, darating daw yung time na magiging violente ka, matututo ka ng krimen. Kasi nga naman, nung time na yun, nung 1950 sa Amerika, naglabasan yung mga crime comics. Kasi yung mga bata kasi, tinamad ng magbasa ng mga superhero, ng mga Superman. Kasi kung titingnan natin kasi, sumikat kasi yung Superman noon, yung mga Batman, yung kung ano-anong man ng mga superhero. Ginawa nilang bukod sa superhero sila, parang naging propaganda ng Amerika para masabi na powerful yung bansa nila. Kaya kung titingnan natin yung time na yon, yung kalaban nila Superman, nina Batman, mga Nazi, di ba? Mga Japanese soldier, ginagawa nilang kontrabida, sila yung bida. Dumating nung time, nung 50s, kasi tapos na yung gera, di ba? Wala ng World War I, wala ng World War II. So parang payapa na. Humina yung sales ng comics kasi nga, sino pa ikakalaban mo kay Superman? Patay na si Hitler nung time na yun. Nung 40s, yung mga comics ng Superman, ang kalaban, sina Hitler, di ba? Tapos yung mga Japanese soldier, sina Hirohito, yun yung mga kalaban. Tapos na yung gera, wala nang kalaban sina Superman. So wala na. Tinamad na rin yung mga batang magbasa. Kaya ang lumakas noon, yung mga crime comics, yung mga horror comics ng Amerika. Tapos yung mga crime comics nila, yung mga horror comics nila, brutal talaga. Yung mga cover, mga pugutang ulo, tapos mga chinap-chap, yung mga ganun. As in, violent. Violent talaga yung . Tapos yung mga babae, mga medyo sexy, ganun. Alam mo, dun nga lumabas yung nung time na yan, dyan lumabas yung kwento na si Batman daw, tsaka si Robin, magshota. Yan. Diyan lumabas yung isyong ganun dahil sa ganyan. So anyway, nung inilabas ni Frederick Wertham yung libro niya, maraming naniwala doon. Siyempre, ang sama-sama pa lang talaga ng comics. Kaya yung mga parents, na-alarm na rin sa mga bata na dapat wag nating pabasahin ng comics ng mga anak natin dahil nakakasama sa mga anak natin yun. Kaya nagkaroon ng Senate hearing noon noong 1955 sa Amerika. Na-ban yung comics, as in maraming mga sinunog, tapos yung mga publication isinara ng gobyerno ng Amerika dahil dun. Ang laking epekto ng ginawa ni Wertham sa industry ng comics ng Amerika noong time na yun. Pero sa Pilipinas, although tayo kasi alay talaga ng Amerika simulat sa pulpa, at alam naman natin yung nangyari noon sa comics nila. Pero hindi tayo masyadong apektado. Parang walang masyadong appeal sa atin yun na yung libro ni Wertham na yung bata raw, yung comics daw nakaka-apekto sa pag-iisip ng bata. Kasi, ang audience kasi ng comics ng Pilipinas, hindi naman kasi mga bata. Diba? Halimbawa, yung Roberta ni Mars Rabilo. Yung Roberta, drama to . No? Hindi naman bata ang audience niya dyan . Ang audience niya dyan, mga nanay, mga tatay, di ba? Mga ganun. At marami tayong kwento sa comics na ganun, hindi talaga pambata. Halimbawa, yung ipukol mo ang unang bato, mga ganun. O kaya, sasambahin kita. Yan yung mga title ng comics noon . O kaya ano ba yung mga drama noon? Pasan ko ang daigdig. Yan. Hindi naman mga pambata yan . Sa Amerika,
kaya mahilig sila sa mga man, Superman, Batman, Spider-Man, Wonder Woman. Kasi nga superhero yung genre nila. Tayo kasi hindi. Although sikat na sikat si Darna, si Captain Barbell, si Elastic Man, pero hindi talaga yan yung genre ng mga Pilipino. Ang genre talaga natin na malakas sa atin mula noon pa is drama, love story, horror, tsaka fantasy. Yung superhero hindi masyado eh. Si Darna nga lang talaga yung ano eh, yung naging successful talaga na superhero sa Pilipinas. Ibig ko lang sabihin, yung comics natin kasi hindi talaga pambata. Ang audience natin, yung kabuuan ng population ng Pilipinas. Gaya ng sabi ko kanina, ang audience natin, yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga tendera sa palengke, yung mga magsasaka, yung mga nagda-drive ng tricycle, yun yung audience natin. So, yung paratang ni Wertham, kung pinaratangan niya yung comics ng Amerika na nakakasira sa mga bata, walang talab sa atin yun. Eh kasi nga, hindi naman bata yung audience natin. At alam nyo ba, na yung kauna-unahang comics na pambata, eh lumabas lang noong 1976. Pero mo yung comics natin nagsimula ng 1929. Pero lumabas yung kauna-unahang comics na pambata noong 1976. Nung lumabas yung Funny Comics.